tayo ngayon, no? So actually, may nagkaroon lang ako ng idea at gusto ko lang i-share sa inyo. And by the way, no? So pasok lang kayo, no? Kung gusto nyo matutunan ito at saka mag-mastermind lang naman tayo ng sandali. So good morning naman sa inyo, no? Kamusta naman kayo sa ginagawa niyong business? So I hope na okay pa rin kayo. I hope na excited pa rin kayo sa ginagawa nyo. Tuloy-tuloy pa rin ginagawa nyo sa business nyo. Ayan, so kung sino man yun nandyan na ngayon, no? Sa, kasi baka naninibago kayo, umaga ako nag-live ngayon kasi may naisip lang idea na pwede i-share sa inyo. Ay kung imamaya ako pa, baka malimutan ko na naman, di ko pa pa-share sa inyo, di ba? So, yan. So, sige, mag-comment na lang muna kayo dyan, no? Yung mga nanonood ngayon kahit ng aga-aga. Pero anyway, gusto ko lang naman i-share sa inyo kung paano nyo magagawa na maging mas mura yung Facebook ads nyo. Kasi kagabi, no, nagkaroon kami ng team coaching kasama nung exclusive team ko na ginaguide dito sa business. At gusto ko lang i-share sa inyo isang topic, no, na pinag-usapan namin. Kasi isa sa mga favorite na naging question nila, okay, ayun, paano ba gagawin mong mas mura yung Facebook ads? At gusto ko lang i-share sa inyo, baka makakatulong sa inyo na magkaroon kayo ng idea para mas maging effective pa, mas dumami yung prospect nyo, mas makakuha kayo ng mga positive prospect pagdating kay paggamit ng Facebook ads. Saka baka may questions din kayo regarding sa Facebook ads, kaya ayun, no? Mag-ask kayo dyan para masagot ko rin. So share ko lang to muna sa page ko. Ayan. Yes. Watching from Kuwait, sabi ni JR, good morning din sa'yo, Fe. Ayan, God bless din sa'yo, JR. Thank you sa pag-attend. Ayan, nandito na kayo. Ayos. Ayun. Okay, so mastermind lang naman tayo, no? Actually, parang traffic coaching lang naman tayo ngayon. Baka may mga questions kayo regarding doon. So, paano mo ba magagawang mas mura? Okay, paano mo magagawang mas mura yung Facebook ads? So, bago ko muna i-share yon, sino sa inyo dito yung nagfe-Facebook ads na? No? Sinusubukan na, ginagawa na, ginagamit ang Facebook ads. At kamusta naman, no? Ano yung naging experience nyo? Naging mahal ba yung Facebook ads nyo? Nagkaroon ba kayo ng magandang resulta? Okay? So, kamusta naman ang paggagawa nyo ng business nyo, paggagawa ng paggamit nyo ng Facebook ads? Kasi itong Facebook ads, no, napaka-powerful niya talaga. Dito mo magagawa talagang ma-scale up, eh. Okay? Dito mo talaga magagawang ma-scale up yung business mo. Pero kapag sa mga simulang kita pa lang, no, pwede ka naman talagang mag-start muna sa free traffic, no? Parang masterin mo muna. Okay? Kasi paggamit talaga ng Facebook ads, medyo may kailangan ng skill doon. Katulad yung mga tamang pag-post, no? Kasi ang pag gumagawa kasi ng ads, no, sa Facebook, ayun, yung paid ads, para ka na rin kasi nagso-social media post, eh, no? At malaman mo magiging effective yung ads mo kapag nagkakaroon ka ng maraming engagement, nagkakaroon ka ng maraming positive comments, no, doon sa mga pino-post mo. Ibig sabihin, okay, maganda muna mag-practice ka gamit yung Facebook profile mo ng pagpo-post mo. Kapag nakakatanggap ka, nagigets mo na kung paano yung tamang pag-post, paano yung tamang ad copy, paano mo magagawang mapa-engage yung mga tao, no? Talagang yun yung nakuha mo na, no? Paano yung format na ginagawa mo pa nagpo-post ka, ano yung mga image talagang nagre-react yung mga tao, no? Yun yung pwede mong i-transfer sa Facebook ads mo at possible, no? Possible na maging okay siya, maging magandang resulta niya. No, kaya ako, kapag newbie ka, no, ang ina-advise ko talaga is magsimula ka talaga muna sa Facebook profile mo. Kapag nalalaman mo na paano yung mga social media posting, yung mga ganong mga bagay, no, doon ka mag-start na mag-shift sa Facebook ads, no? Kasi marami ako, ha, marami na rin kasi natutulungan dito sa business na to. At yun yung madalas sa frustration nila, no? Ginagawa nilang Facebook ads pero hindi nila magawang maging effective. Ibig sabihin, naubos yung budget nila, wala naman sila nakukuhang prospect, wala naman nagko-comment, wala naman nagla-like, no? So, ang pinaka-advisable talaga kapag magsisimula ka pa lang ay i-practice mo muna yun sa social media post, no? Yan si Fe, paano ba gumawa ng Facebook ads? Sige, may re-reply na lang ako sa yung link, Fe, no? Tinuro ko doon mismo step by step kung paano ko ginawa yung Facebook ads. Okay? And by the way, no, doon, sige, bigay ko na rin sa inyong gift, ito. Okay, doon sa mga tao mag-share na itong video na ito, ibibigay ko sa inyong link, no, kung saan ka makakagawa ng step-by-step process kung paano ka makakagawa ng Facebook ads. No? Parang gift ko na rin sa iyo yun for sharing this video. Okay? So, si Fe,
Sige, siguro i-message na lang kita regarding dun sa link na yun. Okay, or pwede mo gawin ganito, gawin mo, i-share mo tong video na to para maibigay ko sa yung link na yun. Okay, para makita ko yan, para si Ronald Esquilona, shinare niya, ayan, mamaya bibigay ko sa kanya yung link na yun, baka makatulong din sa kanya, no? Ayan. Okay, so yun, sa mga mag-share na tong video na to, bibigay ko sa yung gift yun kung paano ba ginagawa yung Facebook ads step by step. Okay? So yun, so paano ba gagawing, paano ba gagawing affordable? Paano mo gagawing cheap yung Facebook ads mo para mas dumami yung reach mo, mas dumami yung mga mag-click sa ads mo, ay kailangan ganito kasi maging mindset mo pag gagawa ka ng Facebook ad. Eh. Okay? Ang mindset mo dapat, yung gagawing mong ad ay magiging healthy para dun sa mga members ng Facebook. Okay? Para magiging healthy siya sa mga members. No? Ibig sabihin lang yun, no? Si Facebook kasi, ginagawa niya, nire-reward ka niya, no, naging mura yung ads mo kapag marami nag-share sa ads mo, marami nagko-comment sa ads mo, marami silang mini-mention, no, na mga ganun para mag-click sa ads mo. Okay? Kapag nagawa mong ganun yung user base, no, ganun, nagawa mong ganun klaseng mga reaction mula sa mga users ng Facebook, i-re-reward ka ng Facebook ng mas murang ads. Pero kapag nakakatanggap ka, no, ng mga angry face, no, nakakatanggap ka ng mga negative comments, nire-report nila sa Facebook, I don't want to see this ad, yung mga ganun, gagawin talaga, no, parang ipapunish ka ni Facebook na ayusin mo yung ad mo. Parang ganun yung sabi niya sa'yo, oy, ayusin mo muna tong ad mo. Parang ganun, no, parang kinukuha niya yung attention mo na baguhin mo yung ad mo, minamahalan niya. Okay? Parang ganun yung sinasabi niya, oy, ayusin mo yung ad mo, kaya mamahalan namin ito. Parang punishment yun sa'yo. Okay? Kaya kailangan yung mindset mo sa ad mo ay magawa mong alam mo yun na parang magawa mong positive, no? Maging positive siya sa community ni Facebook. Kasi si Facebook, ginagawa niyang maging healthy. No, para kasing ganito yung tingin niya sa mga users niya. Parang yung team. Okay? Kapag network marketer ka, no? Parang yung team niya. Or sabi natin, pag company niya, yung mga user na yan, tinuturing na rin niya na parang sabi natin, mga community niya, parang team niya sa company niya, no? Ibig sabihin, inaalagaan niya yung mga users niya. Okay? Kapag may nakita siyang parang, uy, itong taong ito, pumunta lang sa Facebook para magbenta, yung parang ganyan, no? Para magbenta lang na magbenta, na maayawan itong grupo ko, okay? Gagawin niya, possible na iban niya yung ads na yun or mahalan niya yung ads na yun. Okay? So, paano mo gagawin yun? Okay? Isang advice nga na shinare ko nga sa inyo, no? Na mag-practice ka muna sa social media mo. Mag-practice ka muna sa Facebook profile mo. Okay? Kapag ka-team kita dito sa apps, no? Dito sa Unity, no? I-follow mo, i-review mo yung 10-step training at saka 30TIP. Nandun yung tamang paraan kung paano siyang gawin. Nandun yung tamang paraan kung ano yung kailangan mong gawin para magawa mong maging engaging yung mga post mo, magawa mong maging positive siya, at magawa mong makapag-practice ka ng tama para makapag-ready ka sa Facebook. Okay, ngayon, kapag hindi naman kita ka-team, ito yung mga pwede mo rin gawin, no? Ngayon, isa yung silang mag-practice ka sa social media mo. Okay? At kapag nagpo-post ka, sabihin natin magta-type ka na sa laptop mo or sa mobile mo, okay? Siguraduhin mo, isipin mo, no? Isipin mo nang maigi. Kapag ikaw ba nakatingin itong ad na to, matutuwa ka ba? Okay? Tignan mo nang iisipin mo sa sarili mong perspective, no? Kapag nakita mo tong ad na to, matutuwa ka kaya? Magiging parang proud ka ba na i-share to? Okay? Or parang no? So, isipin mo na maigi, no? Parang mag-back review, no? I-review mo sa sarili mo kung okay, kung pasado naman sa'yo sa standards mo, pwede mo siyang subukan. Okay? Pero kasi kapag purpose mo lang talaga ay makabenta, yung mga ganun, tapos wala ka naman pakialam kung sabihin natin na okay lang na i-reject tong ad na to, okay lang na i-report to, basta kailangan ko lang makita yung mga tamang tao, yung mga ganun, no? Actually, pagdating sa selling talaga, ganun talaga, no? Kailangan maka-reach out ka sa maraming tao. Na yun din yung madalas na tinuturo sa atin, 'di ba? Yung madalas na tinuturo sa atin, marami ka dapat na mapapakita, okay? Pero yun yung nasa outside world, no? Yun yung nasa outside world. Kapag ginagawa mong offline yung trabaho mo, kapag ginagawa mong offline yung company mo, yung business mo,
Okay? Pero pagdating talaga kay Facebook, ibang laro siya, no? Iba yung laro ni Facebook, iba yung bahay niya, no? Ibig sabihin, iba yung house rules niya, no? So kailangan bago ka muna maglagay ng ad, magiging engaging ba siya? Pag ikaw ba nakita mo yung ad na ginawa mo, matutuwa ka bang lagi mo makikita yon sa timeline mo? Okay? Kaya kailangan mag-isip mo ng maigi yun, eh, no? Kailangan lagi yun nasa isip mo kapag ginagawa mo yung ad mo. Okay? Mostly, paano mo magagawa? Mostly, kapag may bibigay kang something na free, yun, matutuwa talaga yung mga prospect na yun, no? Na wala ka munang sinisingil sa kanila, wala ka munang hinihingi ka sa kanila, no? Ikaw muna yung bibigay. Okay? Parang yung mga ads ng katulad ng McDo sa kanilang GB, diba? Nagkukwento muna sila. Diba? Nagkukwento, tapos pinapaiyak ka muna, no? Pinapatawa ka muna, bago sila mag-offer ng produkto nila sa bandang huli. Sabihin, yung ano, kayang-kaya mo rin yan, di ba yung sabi ng McDo, di ba? Kayang-kaya mo rin yan, tapos Burger McDo, di ba? Pero una, pinaiyak ka muna, no? Pinalungkot ka muna. No? Ganun muna yung ginawa sa'yo, di ba? Bago doon. Okay? So, yun. I hope nakakakuha kayo ng mga key ideas. Nakukuha nyo ba? Okay? May mga questions ba kayo regarding doon? Kamusta naman ang pagpo-post sa social media? No? Parang gawin natin itong coaching session natin para kasi puro na, masyado na naging busy sa team ko na parang na-miss ko kayo, no? Na-miss ko kayong mga followers ko na nagiging active, no? Nagiging active dito sa profile ko, nag-aabang ng mga trainings ko para pati rin kayo, no? Ma-coach ko rin kayo. Okay? So parang ito yung parang ano, parang gawin natin parang coaching session. Subukan ko every 9 a.m. No? Pasensya kung medyo maaga, no? Kasi kapag hinahapon ko siya, katulad ginagawa ko pa siyang hapon, minsan nalilimutan ko yung topic ko, eh. Okay? Subukan ko pag start of the day. No? Yung iba, baka nanonood ng NBA. Di ba? Ako nagko-coaching. Kaya yun, dominate, no? Dominate. Habang iba nagpapahinga, nagre-relax. Nanonood muna ako ng ano, ng Chicago Bulls. Nanonood muna ako ng Cavaliers. Nanonood muna ako ng Golden State. No? Ako, abang walang nag-Facebook live kasi busy sila manood, no, sa aking attention. Para gano'n, no? I hope makuha nyo rin yung idea, no, kung bakit ko rin ginagawa to. No? Kung lahat nagpapahinga, dun ko siya ginagawa. No? Para mapag, yun, domination. No? I hope na ma-apply mo rin yun sa business mo. Isipin mo na maigi, no, kung kailan kaya nagpapahinga yung mga tao. No? Dun ka gumawa ng action. Kuha mo yung attention ng mostly ng mga tao. No? Parang gano'n. Yes, si Neil. Good morning, Neil. Ayan, guys. Meron ba kayong question regarding sa Facebook ads? Yun ang gusto ko i-share sa inyo. No? Actually, yun din yung binigay kong advice dun sa mga ka-team namin nagtatanong, paano mo gagawing cheaper, no, yung Facebook ads nila? Okay, usually yun. Kailangan mo isipin na si Facebook, inaalagaan niya yung mga tao na members niya. Okay? At kapag nalaman niya na marami nagre-report sa ad mo, dun nagmamahal yun. Okay, ibig sabihin kapag mahal yung ad mo, baka may kailangan kang baguhin. Okay? Pero yung less risky way na pwede mong gawin yun, na hindi mo kailangan gumastos ng maraming pera, okay, para lang malaman mo kung effective o hindi effective, mag-practice ka talaga, no? Mag-practice ka sa profile mo, mag-post ka, mga ganun. Okay? Yan, dito rin pala si Unica. Good morning din sa'yo. Okay, si Ro and Joy. Mas mahal ba yung lead ads o website conversion para mas effective? Pagdating sa ganyan, Rowan, hindi ko pa natatry yung lead ads. No? Ako, personally, hindi ko pa siya natatry kasi sa akin, effective yung website conversion sa clicks, no, yung traffic. Okay? Yung lead ads kasi, sinubukan ko siya. Actually, hindi ko pa siya masyado natatry, pero para sa akin, ang mahal, eh. Siguro hindi ko pa nagigets kung paano siya gawin. Hindi ko pa siya naaral ng tuluyan, no? Pero kasi, ang ginagawa kasi ng lead ads, kay Facebook ka lang magbibigay ng opt-in email mo, no? Parang sabihin natin, in my experience, no? Sa tingin ko, yung mga Pilipino, hindi pa sila ganun ka, parang sabihin natin ka friendly pa kay Facebook na ibigay, no? Na ibigay yung email nila. Hindi pa sila sanay, no? Hindi pa sila, parang hindi pa nila masyado pinakakawa si Facebook, na si kay Facebook nila binibigyan email nila. Parang ganun siguro. Ganun lang experience ko. Ganun yung pagkaka-analyze ko, no? Sa paggamit ng lead ads. Okay? Pero
pag regarding sa lead ads, hindi ko pa siya nagagamit. Hanggang sa ngayon, website conversions pa rin ginagamit ko at saka traffic. Okay? At saka minsan engagement, no? Depende sa goal ko kung anong gusto ko. Kapag gusto ko maraming makakilala sa akin, engagement ginagamit ko. No, katulad yung mga video ko, gusto ko siyang i-share, gusto kong maraming makakilala sa akin, makita ako, no? Yun, engagement ginagamit ko. Pero kapag goal ko is mag-opt-in, magkaroon ng sale, okay, magkaroon ng resulta, the best pa rin is traffic or website conversion. Depende sa objective mo talaga. Yun din pala guys, no? Para magawa mo rin, ano, makuha mo yung objective na gusto mo. Okay? Marami kasi nagbibigay ng advice. Katulad sinasabi nila, okay lang engagement, no? Okay lang engagement kung gusto mo marami bumisita ng ano mo, bumisita ng website mo. Okay, okay lang na boost post kapag maraming gusto mong maraming traffic ka makuha. Okay lang naman yun, magkakaroon ka ng traffic. Pero minsan mafa-frustrate ka. Okay? Paano kang mafa-frustrate? Yung to the point na alam mong ang dami nag-share, ang dami nag-comment, ang dami nagla-like, pero magulat-gulat ka, wala ka nakukuwang sale, walang bumibili, walang nag-click, no? Wala ka nakukuwang resulta. No, dahil yung naging objective mo ay boost post, no? Naging objective mo ay engagement. Kung gusto mong maraming magki-click at possible sila yung mga gusto talaga bumili, ang pinaka-advice talaga either traffic or website conversion, no? Pero kung gusto mo lang na pag-usapan ka ng mga tao, i-share yung mga videos mo, engagement talaga. Kaya kailangan you have to be specific sa objection mo kay objective mo kay Facebook. Okay? Kaya yun, marami kasi parang nagsusumbong sa akin yung mga ganun. Coach Raymond, bakit ganun, no? Ang dami nagla-like, ang dami nagko-comment, dami nag-share, pero wala pa rin akong resulta, wala pa rin bumibili, wala akong nakukuhang clicks. Tapos tinitignan ko yung Facebook ads nila, ah, kaya, no, naka-boost post. Tinatanong ko sila, kasi nga, naka-boost post sila, no? Naka-web, naka-convert engagement. Ngayon, pwede mong gawin ng ganito, no? Pwede mong gawa ng paraan yun. Okay? Pero may kailangan ng effort para sa'yo. Kung gusto mo talagang gamitin yung engagement, okay, yung boost post, tapos kasi maraming natetempt sa boost post dahil mura lang siya, eh, no? Mura lang siya, ayun, centavos yung singil doon, no? Mura talaga kasi natutuwa sa'yo si Facebook dahil doon, dahil hindi mo siya pinapalabas ng Facebook. Pag clicks to website, medyo pricey talaga siya dahil pinapalabas mo siya. At medyo ayaw talaga ni Facebook na pinapalabas mo siya sa Facebook. Okay? Pero yun, kung gusto mong gamitin pa rin is engagement or boost post dahil mas mura siya, ang pwede mong gawin, sabihin mo sa video mo, comment below how, at isi-send ko sa, ano mo, at isi-send ko, kung nag-comment ka, isi-send ko sa'yo yung link. I-PPM ko sa'yo yung link. Pwedeng ganun, no? Para mag-click sila. Kasi, yung mga magko-comment na yon, ine-expect na nila na may ikiklik silang link. No? Kumpara yung katulad, nag-boost post ka lang, tapos, ayun, wala silang ine-expect, no? Hindi nila ine-expect mag-click. Ine-expect na nila mag-comment sila. No? Mag-like, mag-share, mag-comment. Pero kapag ginawa mong ganong klaseng strategy, parang i-modify mo ng konti, parang ganon, gusto mo ba matutunan tong training na ginagawa ko? Gusto mo rin mapabilang dito sa team na ginagawa ko? Okay? Mag-comment ka dyan, I want to be part of your team. Or mag-comment ka dyan, I want the free training. Mag-comment ka dyan, how? Okay? At ipi-PM ko sa'yo yung link. At least doon, minindset mo sila na may pupuntahan silang website. Minindset mo sila na may link silang pupuntahan. No? So, possible. Possible na mas mataas yung maging conversion mo doon kesa yung hinayaan mo lang. Okay? Si Mel Severino, good morning. Si Chris Saicon, good morning coach. Good morning din sa'yo bro, kamusta ka na? Kamusta ang trabaho dyan sa BGC? Si Rowan. Ayun Rowan, I hope na nakatulong yung sagot na yun. No? Regards sa lead ads, pwede mo siyang subukan. Okay, pero sa akin, di pa ako nakakakuha ng magandang resulta doon. Okay? Siguro, yun yung pagkaka-analyze ko lang, no? Na baka kasi yung mga Pinoy, hindi pa sila ganun ka-friendly kay Facebook na ibigay yung email nila. Hindi pa sila sanay na ganun. Sanay sila na may kiklik silang website, tapos maglalagay sila ng email nila. Kasi ang dami ng ads na ganun, eh, di ba? Katulad, gusto silang bilhin. I-click nila yun, mapupunta sila sa, katulad, website ng Jollibee, di ba? Parang website ng KFC, may ano sila. Nagulat nga ako sa ginagawa ng KFC ngayon eh. Meron na, nag-ano sila, nag-internet marketing na rin sila. Nagulat, subukan nyo puntahan yung website ng KFC. Nag-promote ako ng KFC, no? Pero yun na nga, subukan nyo, bago ka umorder,
na bago ka magpa-deliver sa kanila, kukunin muna nila email mo, mag-opt-in ka muna. Ewan ko kung magandang ganun, magandang ganung strategy, kasi syempre, pag ikaw gusto mong bumili ng KFC, gusto mo lang agad bumili, di ba? Gusto mo agad, magpa-deliver. No? So, iba eh, ginawa nilang internet marketing eh. Nagulat ako nung gusto magpapa-deliver kami ng KFC, pagpupunta ka sa website nila, kailangan mo muna mag-opt-in para bumili, para makita yung mga presyo, para mapili yung mga ano, yung chicken na gusto mong bilhin, no? Nakakatuwa na no? Nag-shift na lahat to internet marketing talaga. Okay, kaya kayo, yung mga naunang aralin, lalo na yung mga ka-team ko, grabe no, malupit na skill na natututunan nyo. Sabihin natin, unemployed ka, no? Talaga hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. May skill ka na magagamit na pwede kang lapitan ng mga ibang mga startup companies na hindi nila alam yung internet marketing, no? Kaya ikaw, mahalin mo yung skill na yan. Okay, paghirapan mo talagang aralin siya kasi napakalaking advantage yan, hindi yan tinuturo sa school. Possible na kapag naging master ka niyan, ikaw na yung pinupuntahan nila. Uy, gawan mo ko ng website. Pwede mo silang singilin ng mahal, no? Pwede mo singilin ng, sige, gawan kita ng website, 15,000. Yung mga ganun. Para sa kanila, oh, sige, okay lang yan. Kasi hindi teki mga ngayon, no? Sige, okay lang yan, 15,000. Bigay ko sa'yo, gawan mo lang ng magandang website. Tapos ang ginawa mo lang, gumawa ka lang ng ano, ng simpleng WordPress site, no? So, napakaganda, napakagandang skill set talaga na magkaroon ka ng ganyan, no? Kaya, kung ikaw na-frustrate ka, naiinis ka, na hindi mo mag-gets ang internet marketing, katulad nitong Facebook ads, kung hindi mo mag-gets paano mag-set up ng blog, I promise you, it's worth it. No? Worth it talaga kapag na-master mo yan. I hope mag-focus ka sa future na mangyayari sa'yo, mag-focus ka sa future na magagawa mo sa family mo na meron kang skill set na ganyan. Okay? Kaya mahalin mo yan, no? wag mo parang sabihin, ano ba, sinumpa naman ako dahil dito, kailangan ko pang aralin. Wag mo ganun eh, no? Tandaan, no, yung skill set na yan, hindi pa masyado tinuturo talaga sa schools at isa ka sa possible, no? Baka i-hire ka as professor na magturo ng ganyan, no? Sama daw ulit, kape-kape. Sige, bro. Unfortunately, Chris, no? Yung ano natin, yung office natin sa Fairview na eh. Hindi na sa BGC, no? So, sayang. Anyway, pwede ka naman pumunta siguro doon, no? Pag napadaan ulit sa BGC, sige ba? Ayan, si Jonas, good morning. Ayan, si JM, Mascarinha, wow. Ayan, so, I believe, yun na nga, no? Lupit, malupit talaga yung skillset. Kaya ako, minamahal ko talaga tong skillset na to. No, ng pagkakaroon ng Facebook ads, ng pag-setup ng blog. Kasi, ano talaga, nakikita ko yung future. Okay, nakikita ko talaga yung future na papunta na doon yung mga business, no? Kaya ikaw, kung may skillset ka na ngayon, grabe, no? Napakahalaga mo, napaka-valuable mo talaga. Okay, possible na bayaran ka nila para dyan sa skillset na yun. Sabi nga, diba, alam ko si Jim Rohn ba nagsabi nyo, no? Skills will make you a fortune, diba? Yun yung magpapayaman sa'yo yung mga skills. No? Hindi yung damit na suot mo, hindi yung company na kinabibilangan mo, hindi yung produkto na meron ka, pero yung skills na meron ka, yan yung papayaman sa'yo. Yan yung sabi ni Jim Rohn, di ba? At totoo talaga yun, totoo talaga yun. Okay? Ayan, katulad yung si Rohn, dati, di ba? Parang nafa-frustrate ka lagi dati sa Facebook ads, pero ngayon, nagigets mo na paano yung website conversion, di ba? So, maganda na yan. Magandang practice yan para sa'yo, no? Na as an entrepreneur na i-push through kahit anong challenges yun. Yan, good morning, Jenith. Yan. So, by the way, guys, so sa mga nakaka-attend, oh, kung pwede, kung isi-share mo tong video na to, ibibigay ko sa yung step-by-step process kung paning Facebook ads, no? Kapag shinare mo to, i-comment ko sa'yo dun sa shinare mo, okay, na ayun, ito yung link. Tinuro ko doon step-by-step yung mga kailangan mong gawin kung paano gumawa ng simple Facebook ad na pwede mong sundan, no? Kapag hindi ka pa nakakagawa ng sarili mong ads. Ngayon, yun ulit, gusto ko lang i-recap na bago natin i-end itong coaching na to. Gusto ko lang kayo i-recap once again, no? Kapag talagang gusto mo ng less risky way na para malaman mo kapag effective yung ad mo, practicein mo muna yung social media posting. Kapag ka-team kita, no, team ODC sa Unity Network, sa apps, aralin mo ng aralin yung 30 traffic implementation program. Nandun yung mga kailangan mong gawin kung paano siya ipapractice.
no, kung paano siya sisimulan. Ngayon, kapag hindi ka takatim, okay, ito yung pwede mong gawin, no? Practicein mo muna mag-social media post. Alamin mo kung anong tamang pag-format, alamin mo yung tamang pag, ano ba yung kailangan i-type, ano ba yung magandang image. Kapag nakikita mo, marami nagko-comment, marami nag-share, positive yung mga likes nila, no? Walang angry face, no? Yun yung pwede mong i-add. Subukan mo i-add yun, baka mas maging effective yun. Nagulat ka, sabi natin, nag-post ka na ng picture, nag-jogging ka. Nagulat ka, no, na ang dami nag-i-engage. Wow, grabe, lupet. Parang ganun, dami mong nakuwang attention. Possible, baka yun yung maging effective na ad image mo kapag gagawa ka ng Facebook ad. Okay? And by the way, yun na nga, kapag hindi pa kita ka-team, i-share mo na itong video na ito. Ibigay ko sa iyo yung step-by-step training na ginawa ko kung paano gumawa ng Facebook ad. Okay? Isa pa, no, by the way, bago natin tapusin ito, gusto ko rin sana na maiwan sa inyo na i-challenge yung sarili nyo. Actually, ito, may nag-advise sa akin, no, na fitness coach na dapat daw 1 gallon of water lumen kada araw. Ito, 1,000 ml to, no? Okay, endorse naman ako ng book. Pero 1,000 ml to, sabi raw nila, no, para mas maging energetic ka, no? Mas maging, actually, nakakatuto naman talaga kasi china-challenge ko yung sarili ko na apat na ganito punong-puno, maubos ko siya. Kasi yun yung 1 gallon, no? Apat na ganito. Okay? At kung bakit ko ginagawa yon? Kasi pag nakakatapos ka ng challenge, so, pag natatapos ka ng challenge, talagang mamomotivate ka, talagang ma-energize ka, na alam mo yun na, wow, may natapos ko ngayon, may natapos ko itong goal na to. At kapag may natapos kang goal, dun ka magtutuloy-tuloy. Actually, kaya ako nakapag-Facebook ads ngayon, napaka-energetic ko dahil ito, nakatapos ako ng isa. No? Katapos ako na isa, grabe, may natapos kong goal ngayon. So ako, sobrang energetic ako. Baka may gusto ako i-share. Baka gusto ko i-share to. Baka makatulong to sa marami, no? So yun, kasi nangyari, no, nung hindi ko to ginagawa, parang sinisimulan ko yung araw ko na nabangon, parang wala akong natatapos. Tapos sabi ko, mag-Facebook live kaya ako. Sinasabi kong ganun, mag-Facebook live kaya ako. Mamaya na lang. Nagaganon ako eh. Parang hindi ako ganun ka-energetic. Pero kapag may nagagawa kang, alam mo yun, may goal, kung pwede mong gawin, mag-jogging ka for 1 hour, sit-ups ka for 30 minutes, or 100 sit-ups, mag-jumping jack ka, yung ganun. Basta may matapos ka ng goal sa una, magugulat ka, magiging energetic ka, parang gusto mong sugurin yung araw, parang gusto mong tapusin lahat, parang gusto mong mag-push through sa mga kailangan mong gawin. Kasi May progress. At magugulat ka, no? Parang isang basketballista. Kasi ngayon, usong-usong ngayon ang basketball, no? Usong-usong playoffs, yung mga ganun. Parang, di ba, kapag nag-3 points sila ng 3 points, wala silang makuha. Parang napafrustrate sila, hindi nila magawa, eh, no? Pero kapag nakaisa sila, magugulat ka tuloy-tuloy. Kasi may natapos silang isang goal, no? Ibig sabihin yun, namomotivate sila, na-inspire sila, kaya ko to. Parang mapapaganon sila, no? Kaya magugulat ka sila, Steph Curry, tuloy-tuloy. Pero nung mga umpisa, hindi niya makuha, pero tuloy-tuloy pa rin siya. Pero ang maganda doon, nag-shoot pa rin siya, no? Pero kapag bangko lang siya, parang walang mangyayari, no? So yun, kahit mga maliliit na mga action steps ang magawa mo, kung may hagdan kayo sa bahay, Get na kayo sa hagdan, ba kayo sa hagdan, kayo sa hagdan, mga ganun, no? Gumawa ka ng paraan para may matapos kang goal sa pagkasimula ng araw mo. Ito, pwedeng ganito. Bumili ka ng 1,000 ml na isa, tapos subukan mo lang, no? May natapos ka, wow, may natapos ako isa, kayang-kaya to, kala ko dati malulunod ako dito, pero kaya ko pala. Magulat ka, mas maging energetic ka, parang masasabi mo, may kaya pala akong gawin, posible pala to, may posible pala. Parang ganun, no? At least, ma-push through mo lang yung sarili mo. Okay, magkaroon ka ng momentum. Parang at athlete nga, may natatapos siya isang goal, matutuloy-tuloy niya sa buong laro. Okay? So yun, by the way, thank you sa pag-attend dito sa coaching natin. Ay, naka 30 minutes na tayo. Kung may mga questions pa kayong pahabol, no, pwede kayong mag-leave ng questions dyan para at least mag-guide ko pa kayo. I'll do my best na bisitahin ulit to para masagot yung question nyo. Or kapag sakaling hindi ko naman nasagot yung question mo, mag-take note lang kayo, i-take note yun yung question nyo para next time na mag-Facebook live tayo, doon yung ma-question, no? Kailan kuha ko yung attention nyo? I mean, yun, na buong attention ko na sa inyo. Okay? So yun, thank you Nelski, Apple, doon sa mga karating na pasensya na pero patapos na tayo.
Panoorin niyo rin yung replay, no? Yan, ayoko masyadong maging matagal to kasi para maging ano, maging friendly din dun sa mga gusto manood ng replay, no? Hindi sila parang, oy, 1 hour, ang tagal masyado, no? At kung kayo, pwede rin yung review ng review. Okay? So yan, si Mel, si Kim Carlo, yan, may mga nag-share. Sige, yung mga nag-share, thank you. Thank you sa mga nag-share ng video. Sige, bibigay ko sa inyo yung link kung paano kayo makagawa ng first Facebook ad nyo. Yan, si Mel, si Kim Carlo, si Apple, si Nelski, si Jenith, si Chris, si JM, si Jonas, si Chris Saikon, si JM nga, nabati ko na, si Mike, si Roan, si Raymond, kapangalan ko pala. Ayan. Si Neil, of course si Neil, si Felix, si Thelma, si Limuel, si Unica, si Fe, si Felix, si yan, si Ronald, si JR, saka si Fe. Okay. So yan, by the way guys, I'll do my best on every 9 PM gawin natin to at least 30 minutes, no, para makuha niyo attention ko. Kapag may mga questions kayo, masagot ko agad, no, kasi baka may mga nagtry na sa inyo mag-PM sa akin, no. Minsan talaga mahirap akong bombarded ako sa messages everyday talaga. Ang dami nagme-message sa akin, nagpapaturo, paano yung Facebook ads, paano gawing effective to, no? Kaya, yun, challenging ka. So, mag-spend ng time sa inyo. Ito yung gagawin natin. Every 9 AM, no? Kada umaga. Kaya gusto ko na, ako na yung magbigay ng oras sa inyo. Okay, para at least, ayan. Para friendly din sa mga ano, OFW, 'di ba? Yung mga kakatapos na ng trabaho nila. Okay? So yun, thank you guys. Keep be motivated. Lagi lang kayo tuloy-tuloy sa business. So, alam ko may mga struggles kayo ngayon, pero I promise you worth it, no, worth it 'yan kapag nagawa niyo siya. Okay? Huwag kang susuko kasi kung 'yun yung pinaka 100% sure na magfe-fail ka, ay sumuko ka. Hindi ka pwedeng mag-fail. Imposible kang mag-fail kapag tinutuloy mo siya. Pero kapag sumuko ka, tinigil mo, yun ang siguradong failure ka. Okay? Kasi wala na. Tinigil mo na yun. No? Tinigil mo na siya. Wala na. No? So, yun. So, I hope nakatulong ito, nakamotivate pa sa'yo, naka-inspire sa'yo ito para ituloy-tuloy mo yung business mo. Let's do this every 9 AM. Ako rin yung challenge ko para, yun, para sa sarili ko. Para sa sarili ko rin. Every 9 AM, mag-coaching session tayo. Okay? So, yun. Once again, I'm Raymond Tabake. Have a great day. God bless. Once again, yung video na ito kung gusto mo matutunan yung step by step kung paano gumawa ng Facebook ads. Iga-guide kita, ano yung mga pipindutin, ano yung mga mindset kailangan, ano yung format na ginagawa ko kapag gumagawa ng Facebook ads. I-share mo lang tong video na to at ayun. Okay? At kapag may mga remaining questions ka, mag-leave ka lang ng questions dyan. I'll do my best na balikan itong Facebook live na to. Or, i-note mo lang, no? Para sa next coaching session natin, matanong mo yun at masagot ko agad. Okay? So yan, great day. God bless. Tuloy-tuloy tayo sa business natin. Mga Team ODC, tuloy-tuloy talaga tayo sa mga mentoring session natin. Tuloy-tuloy lang yan. Sa mga followers ko, I love you guys for following me. Tuloy-tuloy lang tayo. Hanggang sa makuha mo yung goal mo, yung pangarap mo, huwag ka titigil. Para sa pamilya mo, para dyan sa pinaglalaban mo. Okay? Sa mga OFW, para makauwi ka na at mayakap mo yung pamilya mo, gawin mo lahat. Gawin mo lahat para makuha yun. Okay? Once again, I'm Raymond Tabake. God bless. Till next time. And bye-bye. Thanks sa mag-share. May siguro, i-replay mo na lang, no? Magiging video naman to. Si Mel from Riyadh. Ayos. Si Francis, nandito rin pala. Good morning. Ayan. Sa mga karating lang, panoorin nyo na yung replay, no? So, bye-bye.